guys, what's up? So nandito na naman tayo ngayon para sa isa na namang YouTube video. So nandito tayo ngayon sa Carbs Bike para sa isang bike check ng Beta. So yung isda, bike na lumalangoy, ano? So may mga bago silang dating na bike. So ito yung ating bike check, guys. Ayan, Beta double tail. Medyo nalilito ako sa bike nila ng mga Beta, kasi puro tail, rose tail, spade tail. So ngayon ito ay double tail. So ang gaganda nito, at may nakalagay dito flare series. Ayan, so bago ang lahat, guys. So ayan, guys, wala na tayong intro, diretso tayo or bike check na agad tayo na Beta double tail. So ayan, guys, ayan, guys, ang ating iba bike check, ang Beta double tail. Ayan, oh, ang elegante niya, guys. All black, hindi pala, may halong white, black and white tayo. Ayan, oh. So kung titingnan natin, sisimulan natin ang bike check dito sa kanyang frame. Ayan, so matte black ang ating frame, oh, na may mga silver to, na pag kinapa mo, para siyang decals. Ayan, nakaangat siya. Kung makikita nyo sa video, guys, so ayan, oh. Oh, di ba? At hindi siya smooth welding, guys, oh. Mahaba yung pagkakadugtungan ng top tube saka down tube. Ang lalaki ng kanyang pagkaka-welding dito. At dito sa kanyang head tube, ayan, kung makikita nyo, guys, tapered. Tapered ang ating head tube na may logo ng Beta. Ayan. So kung makikita nyo, guys, oh, para siyang sticker. So pag kinapa mo, ayan, oh. Oh, integrated ball bearing ang ating head tube. Ayan. At dito sa kanyang top tube, meron tayong makikita dyan 29 consummate jointing. Ayan. Siguro yung pag-jo-join, oh, yung pagkakadugtungan ng mga tubo na yan. At dito may nakalagay na double tail. So pag kinapa mo tong double tail na to, para siyang decals. Nakaangat siya. May makakapaka dito. At itong mga lining na to, makinis to. Glossy. Ayan, glossy to. Ayan. At dito, ayan, nakakita na naman ako. Gandang ganda ako dito sa mga gantong design. Meron siyang triangle dito. Mataas dito. Pag kinapa mo to, guys, may ano dito, halo. May butas to. Ayan. So parang tubo to. May halo dito. Ayan, kung makikita nyo, guys. Butas siyang butas. Ayan, butas siyang butas. Ayan. At binabari ito yung top tube saka seat stay. So meron naman dito, guys, nakalagay 16.5. So 16.5 yung ating top tube, then size 29 ang ating bike. Kung hindi ako nagkakamali, ang 16.5 parang medium yata to, guys. Ayan, medium. Tapos ito, hindi ko to alam. Ngayon ko lang nakita tong logo na to, guys. Ayan, oh. Ngayon ko lang nakita yung logo na yan. Tapos dito sa kanyang down, ano to, bottom tube, o yung pinaglalagyan ng bottom bracket, maraming uod ng pagkaka-welding dyan. At syempre dito sa down tube, meron tayong lalagyanan ng water bottle cage, o yung bottle cage na pinaglalagyan ng ating malamig na beer. At ito may lining na mga gray, ano to, makinis. Yung Beta, parang decals yan. Dito sa baba, dumaan ang ating preno sa likod. Ayan. Tapos sa taas, internal cabling tayo ng RD. Saka sa kabila, bakante. Ayan. So kaya bakante yan, kasi naka 1x lang tayo. Ayan, o. Oh. At dito sa kanyang seat tube, meron tayong bridge. Ayan, sa mga maglalagay ng tapalodo, pwede dyan. At lining na gray, ito parang decals din yan pag kinapa mo. At nandito yung wire ng ating RD. Ayan, karamihan kasi nandito sa baba, pero dito sa ating bike na binabike ngayon na double tail, andito siya sa taas. Ayan, papunta rito, o, diba? At nakita ko na naman tong design na to. Ayan, napakaganda ng design nitong dropout na to. Ayan, oh. At nandito yung dugtungan para sa kanyang chain stay. At ito na yung dugtungan sa seat stay.
Nakalagay dito, conquer the road. Wag naman, share the road ha guys ha. Wag nyo sasarilinin ng kalsada. Ayan. At doon tayo ngayon sa kanyang suspension fork. Ang suspension fork niya may manual lockout. Ayan. Etong crown niya alloy to guys. Alloy. Tapos meron tayong preload. Ayan. Nagagandaan ako dito sa stanchion niya guys oh. Ayan oh. Ang ganda ng pagkaka-silver niya. Oh, di ba? At dito naman sa arc, bakal to. Itong lower bakal. Sticker lang itong nakikita nyo guys na beta. Pwede nyo itong tanggalin. Ayan. Guys, 100mm nga pala yung travel ng ating stanchion. Nakalimutan kong sabihin. Ayan. At silipin natin kung gumamit siya ng spacer kasi tapered yung ating head tube. Ayan. Palagay ko gumamit lang siya ng spacer guys. Ayan o. So kung makikita nyo, ayaw mag-focus. Ay, ito. Itong pangatlo. 1, 2, 3. Palagay ko spacer yan. Para straight tube ang ating fork para may kabit sa tapered na frame. Ayan. At dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Yung hubs niya gawa ni Solon. Ayan kung nakikita nyo guys. Oh. Ayan Solon. Solon husak. Bilangin natin ang holes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So 32 holes ang ating hubs na gawa ni Solon na alloy. Tingnan natin kung seal bearing. Hindi siya seal bearing guys. Ball bearing pa to. Nasilip ko, nabuksan ko yung rubber. Ito yung rubber cap para hindi pasukan ng alikabok or buhangin yung ating bearing. At naka quick release na rin yan. Ayan, no? At ang ating spokes ay bakal. Tapos ang ating rims ay double wall alloy na gawa ni Beta. Kung hindi ako nagkakamali, 20mm ang ating rims. Ayan. Tapos ang ating gulong ay gawa ni Compass na may tatak na Billy Goat. Ayan, gulong to ni Billy na may alagang goat na wire bead 2x2. Hindi ko alam kung ano yung wire bead na yan. At ang sukat nito ay 29x2.10. Ayan, at sa kabila tayo, kabila. So kabila ganun pa rin, Solon. Husak na hubs na gawa sa alloy. At bilangin natin ng tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So 32 holes na Solon na alloy na naka quick release. Tapos baka lang spoke. Dito tayo sa likuran guys ha. At ang rim natin ay double wall alloy na mayroong sticker na beta. At ang gulong natin ay compass. Pag may-ari yan ni Billy na may alagang goat. Ayan. Na ang sukat ay 29x2.10. Ayan o, oh. Diba? At dito tayo ngayon sa kanyang cogs. Ayan o, oh. Or sprocket. Ayan, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 speed. Ayan, 9 speed na 11 to hanapin natin 11 to 40. Ayun, laban na to 11 to 40. Ang ating RD ay A5L2. Ang RD natin ay gawa ni L2 na A5 9 speed. Nakalimutan ko silipin yung ating cogs. Silipin natin yung ating cogs. Baka masilip natin. Ayun, Sugek. Ang ating cogs ay gawa ni Sugek. Ang ating kadena, tingnan natin. Walang nakatatak guys. Napakasimple ng ating kadena. Nakalagay lang 9. Tapos may nakalagay na 20K. Ayun o. Oh. At ang ating RD. Uy, ang ganda nito. Hollow Tech. May tasbo o. Oh. May pasukan. Tingnan natin kung may labasan. Ayun, may labasan o. Oh. O, oh, diba? Ang ganda nito. Wala akong makita ng tatak. Parang pro wheel yata ito yung ganitong design. Pero pakitama na lang ako guys. 170mm ang ating crank arm. Alloy ito. Na naka-chain bolt. Kung hindi ako nagkakamali guys, 34 ang ating chain ring na narrow wide. Kung hindi ako nagkakamali, alloy na rin to. Ayan, alloy yan. So ang ganda natin, tayo, hollow tech na cranks. Itong ganda oh. O, diba? At dito tayo ngayon sa seat post or sa seat clamp. Alloy na rin yan. Medyo ang ganda-ganda nito. Meron siyang ditong tambo. O, diba? At ang ating seat post ay gawa sa bakal. So walang tatak, lagyan natin ng tatakbuhin yan. O wala o. Ang ating pedal ay ball bearing.
Tapos, alloy ang ating pedal na may reflector. Ayan, ako tinanggal ko to, yung bike ko. Tinanggal ko. At syempre, ito, ingat kayo guys. Huwag nyo masyadong ihigpitan yan, nalolostred yan. Ayan, o. Oh. At ang upuan natin ay gawa ni Beta. Ayun, ang lapad ng ating kanal dito. So marami-raming dadaang ihi dyan pag naiihi ka na. Huwag ka na huminto. At ito, maikse, mataba. Uy, mataba. Tapos, malambot yung foam, guys. Ayan, ang lambot. Makapal yung foam, guys, ha, makapal. At medyo malapad ng konti yung ano, pisngi dito. Malapad ng konti. Na may flat. Hindi siya pababa. Flat yan, flat. At dito tayo ngayon sa kanyang handlebar. Mahaba yung handlebar niya, guys. Mga 700 millimeter to. Ayan, nasa 700 millimeter. Na gawa ni Beta. Yung handlebar natin, guys, alloy to. Nagawa ng Beta Flare Series. Tapos yung ating stem, ako hindi ako nagkakamali, 80mm tong stem na to. Nagawa yan ng may tatak na Beta Flare Series. Alloy din to na kung hindi ako nagkakamali, negative 17 to. Tapos ang ating headset ay Huifeng. Ayan. At ang ating spacer ay may tatlong spacer, tatlong 10mm na spacer. Ayan. Tapos 20mm yata to or 15mm ang ating dust cover. Ito, ayan. At dito tayo ngayon sa hydraulic brakes lever. Ayan, ganda ng lever natin, oh. Zoom. Ayan. So kamukha siya ng ano, MT200. Halos magkamukha sila. Ayan, ganda nito. Excuse me, guys. Na ano tayo, didingay. Tapos ang shifter natin A5, nagawa ng L2. Na yun, meron siyang ano, gear indicator dito na 9 speed. At ang ating handle grip, matulis to. Ayan o, nararamdaman ko. Isa lang yung lock nya dito sa outside. Tapos rubber yung end cap nya. Dito wala, matigas na rubber to, guys. Pag ginawangan mo, tigas o. At sa kabila, zoom pa rin ang hydraulic lever. Isa lang yan kasi naka 1 by lang tayo. At dito, ganun pa rin ang handle grip nya. Ayan. Ayan, punta tayo sa kabilang side ng bike. Ayan, nandito tayo ngayon sa kabilang side ng bike. Siyempre, makikita natin dito yung rotor saka yung caliper. Ang rotor natin ay gawa ng X-Tec. Ayan, nakikita nyo. Na 160mm ang ating rotor. Tapos ito yung caliper. Gandang-ganda ako sa caliper ng Zoom. Meron kasi siyang kulay red dito eh. So, astig, medyo nagiging astig ako dito. Astig sa aking paniken. Ayan, ang ganda nito, Zoom. Yan. At dito sa kabila, ganun pa rin, X-Tec na rotor, 160mm, at zoom na naka-post mount. Ayan. So, halos magkamukha sila ng Shimano MT200. Ayan. At sa kabila, naka-IS mount. Yan, oh. At ito yung kabilang side ng crank set o yung crank arm. So, 170mm, tapos alloy na tong ano niya, lock, hindi kagaya ng iba, plastic. Alloy na yan. Ayan o. Oh. O, diba? Ang ganda, ganda. Ayan, sulyapan uli natin. Malagay ko, wala ako nakalimutan dito sa ating bike check ng Beta Double Tail. So, ayan guys, ang ating bike check video ng Beta Double Tail. Ayan, nagkakalaga nga pala ito na 16,500 pesos lang. Dito lang yan sa Cart Bike Bukaway. Ayan, alam mo, MacArthur lang yan, guys. Alam mo, MacArthur lang yan. Ayan, kung nagustuhan mo ang video, guys, huwag kalimutang pindutin ang like at mag-comment na rin kayo kung ano masasabi ninyo dito sa ating binike check na Beta Double Tail. Ah, nakalimutan ko, guys, ilalagay ko na lang sa description yung kanilang Facebook link at contact number para sa mga gustong mag-avail na to. Ilalagay ko na rin ang Google Map sa mga gustong mag-walk-in. Ayan, so sa mga gustong pumunta rito para mag-avail ng mga bike nila. Ayan, ang gaganda ng mga bike dito, guys. Nagre-restock sila, oh. Dami, oh. Ayan, so huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel para updated kayo sa mga bike check video na i-upload ko. Ayan, so ganyan na lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!